Ayan, great day po sa lahat. Good morning po. Ayan, okay. So sabihin sa katabi mo, batiin mo na katabi mo. Sabihin sa katabi mo, Merry Christmas. Sabihin sa katabi mo, Merry Galo ka na ba? Okay. Yeah, tunay po, Christmas, we are so grateful, we are so happy. Actually, sa atin po bilang Kristiyano, araw-araw po ay Pasko. Amen? No, totoo lang po, masaya po tayo sa mga panahon na ito because yes, we can spend time with our family. And I believe, ang reason po, kaya ang Panginoon, binigyan po tayo ng maaring pahinga ngayon sa trabaho, pahinga sa eskwelahan. I believe, meron siyang purpose. Nakita ko po, gusto niya pong pag-isahin ang pamilya. Amen? Kaya ang ganda po, ang pinakamagandang regalo palang matanggap po natin ngayon ay hindi po yung nakabalot. Kundi ang pinakamagandang regalo matanggap po natin ngayon ay yung ating pamilya. Greatest thing that can happen in our families, we learn yung prayer na Lord's Prayer. Amen? No, we've been running a series po at ngayon po, as dito po sa ating message no, hindi naman natin tapusin because we will be continue to pray, we continue to study the Word of God about prayer, pero yung Lord's Prayer, atin pong balikan po ngayon. Right? No, kasi we talk about Lord's Prayer, at yung prayer na ito po, hindi po ito prayer, sabi Lord's Prayer. Actually, hindi siya Lord's Prayer. Kasi merong do not bring us to the test, but deliver us from evil. Si Jesus po kailanman hindi nagkasala. Amen? At hindi siya natutukso. Amen? No. Ibig sabihin, hindi yun para kay Jesus. Ibig sabihin, it's a disciple's prayer. It's a model of prayer para sa mga disciple. Amen? At hindi to memorize lang, but it's a model. Pero before we continue, can we just declare this? No? Sige po, i-declare natin. Sige po, ready? Are you ready? No, if you have your Bibles po or your Bible app, i-open po natin. And let's hold our phone, no? Or our Bibles po. And let us read. And let us declare this by faith. Okay? May pananampalataya. Sige po. Ready? 1, 2, 3, begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, and all God's people say, amen. Amen. Let's have a word of prayer. Father, we thank you and we honor you, Lord, sa umaga pong ito. Tunay po na kayo ang dahilan bakit kami nandito ngayon. And everything that we are, it's all because of you. Salamat po, Panginoon. And we just want to welcome you, Holy Spirit, to minister to us. In Jesus' name we pray. And agasi po say, amen. Amen. No, puntahan natin ito, no? Sabi ko nga kanina po, ito po ay hindi Lord's Prayer talaga, kundi Disciples' Prayer. It's a model na hindi po para i-memorize, but it's a model, di ba? Maaring ito yung isa sa kaunahon na ang prayer na natutunan natin. Tama? Our Father who art in heaven. Pero ngayon, sino rito yung lumalim na yung pagkaunawa mo? Ayun pala yun. Tama? No, yung prayer pala na yun, tinuturo na meron akong Ama sa langit na palaging nandyan para sa akin. Amen? Na pwede ko rin siyang mahalin. Na at pwede kami magkaroon ng relasyon at pwede ko sabihin sa kanya yung pangangailangan ko. Tama? No, at anuman yung need ko, kaya niyong tugunan yung pang-araw-araw. At gusto niya relasyon, hindi relihiyon, kaya gusto niya daily bread. Amen? No, at ang gusto niya magtiwala tayo sa kanya na magpatawad din tayo gaya ng pinatawad niya tayo. At tayo, humingi rin na ingatan niya tayo, madaigang tukso, hindi tayo malagay sa tukso, at tayo ay i-deliver niya kung tayo man ay nagkaroon ng maling desisyon. Amen? No, at ngayon, puntahan natin to. Sige po, basahin nga natin. No, first, no, yung title ng topic natin ngayon, Kingdom, no, yours is the kingdom,
power and glory forever. Sabi sa tabi mo, forever kay Lord. Amen. No. And if you are a disciple, and if you are lover of God, and if He's your King, He is your Lord, may forever kay Lord. Amen. No. Parang hindi makapaniwala yung katabi mo, parang may nangyari nung nakaraan. Pero naniniwala ako, gano'ng mga kapangit yung mga nangyari, siya lang pinaniniwalaan ko, may forever sa Lord. Amen? No. Sige, puntahan natin to. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Okay. Okay, po, ready? Begin. In this manner, therefore, pray, Our Father, who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. And we will be dwelling dun sa huling bahagi po, no, that yours is the kingdom and the power and the glory forever. Kasi po, tung ito yung isa sa kaunahang natutunan natin po na prayer, but hindi po ito para i-memorize lang natin. Para ano, but for us to always remember. Kaya sabi ng Lord, this is how you should. Hindi how you must. Okay po ba 'yon? So hindi siya prayer na i-memorize natin, but siya yung prayer na ating aalalahanin. Ito yung magiging gabay natin pag tayo nagpe-pray. Tama? Kasi naniniwala tayo, sabi rin ng Bible, kaya raw hindi nangyayari yung prayer natin kasi hindi aligned sa kalooban ng Diyos. No, pero pagka-aligned sa kalooban ng Diyos yung prayer natin, ang bilis dumating. Bakit? Kasi aligned sa kalooban ng Lord. No, kaya puntahan natin, tignan po natin, ano po yung unang matutunan natin dito? No, I get some few points lang po. No, first thing, it is about God's kingdom. Sabi mo sa atabi mo, it's about God's kingdom. Ano yung sabihin? Wala tayong kingdom dito, si Lord lang. Amen? No, kaya kung siya yung king mo, siya yung hari. Pag sinabi pong kasing king, ruler, dictator. Kung ano yung sabihin niya, yun yun. Amen? But of course, kung nasa kaharian ka, lahat ng kailangan mo, kaharian ang magpo-provide. Kaharian din ang magpo-protekta sa'yo. Amen? No, kaya kung pumunta po tayo sa ibang bansa, mahirap lang po intindihin sa atin sa Pilipinas kasi democratic tayo. Pero alam niyo po, pag pumunta kayo sa ibang bansa, ipapakipaglaban kayo ng government ng Philippines. May ambassador din tayo doon. Ay, listening mga kapatid? No, kasi bakit? Kasi po, bahagi ka ng kaharian. Sabihin na natin ng Pilipinas, bagaman democratic tayo, but ang hirap nga unawain ng kingdom kasi nasa Pilipinas po tayo. And we must always be reminded that in the kingdom of God, meron lang isang hari at hindi tayo yan. Amen? At merong isang kingdom at hindi tayo ang nagahari doon, kundi ang Diyos lang. No, mahirap po unawain sa Pilipinas kasi yun na nga, nasanay po tayo sa democratic mindset. Tayo ang pipili kung sino magli-lead sa atin. Pag ayaw natin ng isang bagay, magpi-people power tayo. Aalisin natin kung sino man yung namumunot, namamahala. Na ang kapangyarihan, natutunan natin, democratic. Kaya pwede tayong lumaban kanino man, di ba? Ay magugulat tayo sa gobyerno ngayon, kahit mga kumpare nila yung mga nasa taas. Di ba? Inaaway nila, binabati ko sila. Pero pagkatapos, kumpare pa rin sila. Na kanya pa mga patid, kasi hindi siya kingdom eh. Kundi democratic. At hindi yun ang magandang model na dapat nating sundan kasi when we understand kingdom of God, Jesus is the only king. Amen. No po. No, tingnan niyo po to. Acts 1, verse 1 to 3. Okay. Sabi, in the first book, okay, nasa Acts po tayo, start po ito, no, na ang mga disciples po ay nilisan na ng Panginoon. Right? No. Pero mayroong pangako sa kanila, may darating.
Na po. Sabi, in the first book of Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. Tignan niyo po rito ha. Si Jesus na buhay muli, kinakwento rito ni Luke na nagsulat nitong Acts kay Theophilus. Okay. Na alin? Na si Jesus daw nagturo, nabuhay siyang muli, nagturo siya, sabi, until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to apostles whom he had chosen. Sabihin mo, nabuhay siya muli, pero anong ginawa niya? Nagturo siya uli, tuloy natin po. Next verse. Okay. He presented himself alive to them, and after his suffering by many proofs, appearing to them during, ilan daw? 40, kaya pala merong 40 days? Pero hindi po, no? Si Lord lang yon, right? Di ba? 40 days po, pastor, kaya hindi po ako naka-worship, di ba? Naging ganyan, hindi po. No, ano ba, bakit dahilan? Ano ba yung 40 days that Jesus stayed pa na buhay nung after niya na mabuhay muli? Ano yung reason ng 40 days niya? Di ba? Kasi 40 days po kaya hindi ako nag-church, di ba? Hindi, ano ba yung 40 days? Ano meaning nung 40 days ni Jesus? Sabi, 40 days and speaking about the... Wala na siyang sinabi, kinuwento tungkol sa kingdom of God. Alam niyo po, si Jesus po nag-preach siya about the kingdom of God during these 40 days na nabuhay siyang muli. Bakit kaya po ulit-ulit? 40 days, wala na siyang ibang kinuwento. Nung nabubuhay siya, wala siyang mga parable, kundi kingdom of God. This is how the kingdom of God is. Tama po ba? Palaging ganon? Mayroong 10 virgins, mayroong matalino, mayroong hangal. Di ba? Di ba? Ganto rin yung kaharian ng Diyos, parang parable of the sower. Tama? May tanim doon sa daanan, mayroon sa dawagan, sa batuhan, sa mabuting lupa. Palaging kingdom of God. Hello? Kasi gusto ng Lord maunawaan natin na mayroong hari doon sa kingdom. Tama po ba? And, no, bakit kaya paulit-ulit? Tanong ko kayo, bakit si nanay, si tatay minsan paulit-ulit? Alam niyo po, minsan si Pastor Cesar, no, natanong ni Bishop Oriel, bakit paulit-ulit? Bakit paulit-ulit alin? Yung tinuturo niya yung blood of Jesus. Yeah, yung seven sheddings of Jesus' blood, yung declarations of the blood. Bakit paulit-ulit? Tinanong, bakit paulit-ulit? Alam niyo po kung ano sagot? Hindi niyo pa kasi ginagawa sa Philippines. Hello? Diyan pa ba kayo mga kapatid? Si nanay tatay, bakit minsan paulit-ulit? Ha? Bakit kaya paulit-ulit si Lord dito? Bakit? Baka kasi kahit disciples sila, baka hindi pa king si Jesus sa kanila. Dito po ba kayo mga kapatid? Tanong kita, is Jesus your king? Ito po. Ngayon, mag-ano tayo? Happy birthday Jesus tayo. Diba? Are you ready? Ready na si Pastor? Binalog ka na po kagabi pa ito? Are listening? Right? Di ba? Happy birthday, Jesus. Kasi kanino bang kaarawan talaga ito? Right? Alam ko, marami ka pang gustong bilhin. Si Pastor, pareho rin. Pero pinili ko po, siya yung pasayahin ko dahil hindi kutob dito sa akin. Because he is my king. And if he is your king, is he the king of your finances? Is he the king of your relationship? Is he the king of your business? Is he the king of your ministry? Kasi, din ninyo, no, sa dulo, for, no? Our Father who art in heaven, your kingdom come, your will be done. Ha? Hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done. Yung simula, inulit-uli sa ilalim, parang nagsimula uli, for yours is the kingdom. For yours is the power. For yours is the glory. The question is Jesus your king? Kasi minsan na, gusto natin pumunta ng langit, di ba? Bakit? Lahat pa, taas yung kamay, gusto pumunta ng langit. Taas yung kamay, gusto pumunta ng langit. Okay. Why?
Wow, okay. Alam niyo po, taas lang ng kamay, di pa magawa. Taas yung kamay, yung gusto talaga pumunta ng langit. Ayan. Hallelujah. Amen. Pero alam niyo po, merong standard sa Bible. Ang makakapasok sa langit is for those who receive Jesus as their King, Lord, and Savior. Kingdom of Heaven yun. Amen. Ang magpapapasok sa atin doon, si King Jesus. Amen. Well, no, meron kasi ginawang fire insurance si Jesus. Anong fire insurance? Ayoko sa impirno! Kaya tanggapin ko si Jesus. Kaya lang, ang makapasok talaga lang doon is kung King mo, Lord mo, si Jesus. If you receive Him, you're King, Lord, and your Savior. Amen? Get thy kingdom come. Your kingdom. We know, have kingdom here. Wala tayong kingdom po dito, mga kapatid. Amen? Is He the King in your heart? Di ba? Matthew chapter 6, we believe that He is our King, He is our provider. Amen. Amen. Sabi po na Matthew chapter 6, sabi, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Alam niyo po, marami ng problema niyan ngayong Pasko. Saan ba tayo pupunta para kumain? Ano ba susuotin ko? Ito na naman, last year ito na yung suot ko. Di ba? Ano bang drinks natin? May brand ba yan? Sana meron yung babaeng nasa circle na green, na may star, di ba? Yeah, alam niyo na ba yan? Babae nasa green na bilog, may star. Malamang kung ano lang yung may star, di ba? O kaya kung ano pa man yan, di ba? Coffee, di ba? Kaya lang tingnan niyo po, sabi ng verse 32, huwag daw problemahin yun, sabi ni Lord. Verse 32, for the pagans ran after all these things. Sino raw naghahabol dito? Pagano. Walang Diyos. Hindi na niwala sa Diyos. And your heavenly Father, sabi sa taba mo, may tatay ka sa langit, knows that you need them. Alam niya, kailangan nyo na yung pagkain, yung damit, yung iinumin. Alam niya yan. Pero ano sabi lang ng Lord? Verse 33, favorite natin, sa ulo natin, memorize. Ano sabi? But, alam niya yung need mo, He don't want you to focus on your need. He want you to focus on His kingdom. Kapatid, parating na yung 2024 na naman. Sino rito po, pinagpala ka ng Lord kahit hindi pa perfect yung pagsunod mo noong 2023, nasabi mo, lalaliman ko na yung pagsunod. Taas yung kamay, yung hindi 100% nakasunod. Taas yung kamay. Ito na lang. Sino yung 100% nakasunod? Wala. Ako man, di ako nagtaas ng kamay. Pero taas uli, yung hindi pa 100%. Pero, ayan, baba uli. Ito, sunod kong tanong. Sino rito yung kahit hindi 100% pinagpala ka ng Diyos? Taas yung kamay. Grabe. Baba uli. Ano pa kaya kung tindihan mo yung pagsunod mo sa 2024? Ay, listen, mga kapatid. No, minsan kasi we say that He is our King. No, pero King ba talaga siya? Tama po ba? Okay, verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Bibigay din pala ng Lord, pero unahin mo muna siya. Amen! Unahin mo muna siya. Tanong katabi mo, sino ba nauna sa'yo? Hello po. Diba, we talked about that. Diba? Is He the King of your finances? Diba, we talked about that last time. Pinag-usapan po natin yan. Kasi yan yung mga, yan po yung patunay na tayo po ay, alam niyo po, personal conviction, yung giving, prayer, and fasting. Tatlong powerful po yan if you really want to grow. Kaya po yung binibigyan ng halaga ni Pastor ngayon, yung giving, yung prayer, and yung fasting. Personal po lahat yan. Yan yung mga pagginawa mo, huwag mong pakita sa iba. Yung giving sa iba, ha? No? Bakit? That's very powerful and that's very personal. And if you want to grow in faith, yan yung tatlong bagay na yon. No? Pero tingnan nyo po, sabi niya,
Dadagdag niya rin pala lahat pag inuna siya. Pero 34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Wow! Amen? Kasi anong kalaban ng Lord? Tomorrow. Worry sa tomorrow. Wala pa nga yung bukas, nag-worry ka na. Hello po mga kapatid. Hindi niya natuloy nakita yung kinabukasan. Kasi bakit? Inatake na. Hello? Nag-worry sa bukas na wala pa nga. Ngayon, hindi niya natuloy nakita yung kinabukasan. Pero wala rito sa GUCCL niyan. Amen? No. Lahat dito may magandang future. Bakit? Sabi ng Lord, pag inuna mo siya, una higit sa lahat, at pinagsumikapan mo mamuhay ayon sa kanyang kalooban, ipagkakaloob niya sa iyo ang lahat ng iyong kailangan. Ang ganda sa Tagalog, kailangan. Minsan kasi yung wants natin, minsan magtataka ka, tignan mo sa bahay. Totoo ba? Tignan mo sa bahay. Marami kang nabili online. Hindi mo naman talaga kailangan. Sayang lang, ba't nandun sa bahay? Tagal-tagal na, ilang taon, nandun na sa eskaparate. Tapos pinaghandaan natin ang mahal-mahal. Tapos just tignan ko lang, ganda eh. Ganun lang ba talaga gusto ng Lord? Or gusto niya, binibless ka niya for you to be a blessing in His kingdom because you are a child of the King. Amen? And you are part of His kingdom and He is your King. Siya yung masaya. Are you listening, mga kapatid? No. Next po, tingnan natin, of course, talking about power, number two, it is true God's power. And it's all about God's power. Amen? Gusto mo magtagumpay sa buhay? No, it's all about God's power. Alam niyo po, si Jesus gumawa ng maraming milagro. Pero alam niyo po, yung disciples, nagpulasan pa rin. Bakit? Bakit nagpulasan pa rin sila? Kulang ba yung kapangyarihan ng Lord? Hindi. They are so afraid. Wala pa silang courage. Bakit? Wala pa silang power from on high. Wala pa yung Holy Spirit. Amen? Pero I believe, hindi na sa GUCCL yan, matatapang na yung mga taga rito. Amen? Naniniwala na rito na ano't anuman mangyari, ang Panginoon, mabuti plano sa Kanya. Amen? No. Kaya tingnan niyo po, kaya lang, bakit sila nagpulasan? Eh, ang dami na lang nakitang milagro ng Panginoon. Limang tinapay, dalawang isda, napakain 5,000. Yung bulag, nakakita. Yung pilay, nakalakad. Yung paralitiko, tumayo, naglakad. Yung patay, nabuhay. Now, listen eh. Because they still don't have that power to proclaim Jesus. Amen. And yun talaga yung soul purpose, bakit dumating si Lord magligtas? Hindi lang para makalakad yung pilay. It's just, no, part lang po yun, bahagi lang yun. Mas maraming ginawa si Jesus in discipleship. Marami siyang ginawa teaching about salvation kesa sa healing, kesa sa provision. But of course, he talks about provision. No, majority of his teachings, yung finances. Bakit? You need to fund the kingdom. Are you listening, mga kapatid? No, kasi parang hindi ka naman talaga paano ka naman makapag-ministry kung andun lang lamang din kayo, hindi ka nga makapagpamasahe, di ba? Pamasahe, hiniram mo pa dun sa siniran mo. Eh, no? Para tas tuturo mo si Lord, nagpapala. Di ba, no? Tapos, meron ka ba dyan? Kulang pamasahe ko eh. Parang hirap, no? Okay? Hindi ka believe, di ba? Okay, but tingnan niyo po, ito yung tanong eh, kailangan ba natin ang power ng Lord? Bakit sila nagpulasan nung na-crucify si Lord? Ito kasi eh, pag si Jesus ba king, dapat masunod mo siya? Pag si Jesus ba ang king ng buhay ko, eh, paano na yung bisyo ko? Maiiwan ko ba? Pero nagbibigay ng power ang Lord. Amen. Maring king mo siya, pero wala pang power. No. No, paano? Kapag si Jesus ba yung king ko, dapat gagawin ko na yung gusto niya? O syempre, king mo siya. And ang gusto ng king, he will give you his power. Amen? Empower ka niya. Bakit? Syempre, masisira yung pangalan niya through your life.
Kasi narito niwala, because you receive Jesus Christ, pagpapalain ka talaga ng Diyos. He will give you the courage, unang-una, courage, yung faith na ipahayag siya sa buhay mo. Hindi talaga to material, but yung faith na siya yung king mo, na i-declare mo siya sa family mo, na i-declare mo siya sa kasama mo sa trabaho. That's the power, that's one of the greatest power. That's the reason bakit binigay ang Holy Spirit to witness. Acts 1:8, di natin puntahan, pero yun yun, di ba? You will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria. Amen. Sino rito gusto ng power from the Lord? Tanong, bakit ka bibigyan ng power? To be a witness. Amen. O bakit gusto mo ng power? For you to witness. Kaya sabi ng Holy Spirit, Lord, bigyan niya akong power. Bakit? Bakit? Mag-witness ka ba? Hindi, Lord, para lang masaya. Ganun lang ba yun? Di ba? Parang feeling ko, anointed ako, Lord. Hindi, you're already anointed. Tinanggap mo na yung anointed one. Bakit kaya bigyan ng power? For you to be? A witness. Ayala siya ni mga kapatid? Okay. Kailangan ba natin ng power ng Lord? Yes! Ang hirap kaya gumising sa umaga para mag-pray. Kasi di ba, tinuro ng Lord yung ask, seek, and knock. Pagdating dun sa dulo, dun sa Luke, di ba, ibigay ng Ama sa inyo ang banal na Espiritu? When you ask, seek, and knock. Grabe, prayer yun! Amen. Sabi sa atin mo, see you tomorrow sa morning prayer. Hello? Di ba? The spirit is willing but the flesh is weak, sabi ng Bible. Amen? Tanong kita, gusto mo ba talaga ng power? Okay, sabi ng Matthew 26:41. Tingnan niyo rito, disciples ha. Ano sabi ng Lord? Stay awake and pray. No, pray for strength against temptation. Your spirit wants to do what is right, but your body is weak. That's why we need to pray to overcome the fleshly desire, the lust of the flesh. The lust of the eyes and the pride of life. Amen. Hello po mga kapatid. Prayer makes us humble and trust in God. Prayer makes our connection with the Lord. Subukan mo kahit anong ganda ng aircon natin, bunutin mo yan sa kuryente, wala na yan. Amen. No, prayers are connection with our Lord. That's the time He imparts His power to us. 1 Corinthians 4:20, kaya sabi ni Paul, for the kingdom of God, ganda nito, is not a matter of words, but of power. Amen? Sabi sa tabi mo, hindi sa salita, yung kapatid. Sabi sa tabi mo, hindi sa salita, yung kapatid. But it's power. God wants to use your life because you receive Him as your King, your Lord and Savior. God wants to empower your life. God wants you to be a blessing to your family. God wants you to be a blessing do sa mga kasama mo sa trabaho. God wants you to be a blessing to your campus. Why? Because He's your King. Are you listening, mga kapatid? He wants you to have His power, but not your power. Wala tayong power. Siya lang, sa Kanya lang galing. Every time that we pray, He imparts power. Acts 1:7-8, sabi, He said to them, it is not for you to know the times or seasons that the Father has fixed by His own authority. No, hindi natin alamin niya kailan ba darating yung, ano hindi, ano sabi niya? But you will receive power. Sabi nga natin, sabi sa atin mo, power! Wala naman ka power, power. Sabi sa atin mo, power! Power! Sabi sa atin mo, power! Power! When the Holy Spirit comes on you, and you will be my, ano na po? You will be my, bakit tayo bigyan ng power? To be? Para lang magsayaw, pastor. Para lang masaya. Ha? Para tumugtog? Para kumanta? He will give us power to? Okay, alam mo na bakit ka finil ng Holy Spirit? For you to be a witness. Alin?
Huwag kang mag-alala, may witness protection program ang Lord. Yung identity mo, pinalitan niya na. Wala na yung dati, bago ka na. Amen? At alam niyo pa, pag nasa witness protection ka ng Lord, siya magpo-provide ng residence mo. Binago niya na yung residence mo. Yung pangalan mo nakasulat na sa Book of Life, sa langit. Amen? At isa pa, binago niya na ang pagkatao mo. Meron ka ng kakayanan ngayon. Binago niya na rin ang lugar mo. Siya rin mag-iingat sa'yo. Ang lihiyo ng mga anghel, ang iyong bodyguard ngayon. And all God's people say, amen. Amen. Nasa witness protection if you are witnessing. Amen? Nakuha po ba natin mga kapatid? Bakit tayo i-feel ng power for us to be witness? Tignan niyo po, ang ganda ng verse 7, ang daming trouble, ang dami nilang mga hinaing. Pero ang sabi lang ng Lord, don't focus on that. Focus on my power. Amen? Totoo po ba, marami tayong mga alalahaning, kabalisahan? Pero sabi lang ng Lord, focus, seek first. Unahin natin yung kanyang kaharian, and all these things shall be added unto you. Ano nangyari po? Takot na takot yung mga disciples, but dumating yung Pentecost, ano po nangyari? Bumaba ang Holy Spirit. Ano nangyari? Wow! Everything changed! Si Peter, na yung mga disciples po, bakit sila nandun? Nagtatagupo sila. Kasi yung mga Hudyo, yung mga Romano po, hulihin sila. Tama? Pero alam niyo po, after the Holy Spirit came, ano nangyari? And by the way, 2,000 years ago po, nangyari na po yun. Dumating na po ang Holy Spirit. Amen? Sabihin, nandito na po siya ngayon. Amen? Patunayan ko sa iyo, nandito Holy Spirit. Sinasabi niya sa iyo ngayon, yung kasalanan mo, kahit hindi ko pa sinasabi, alam niya yung ginawa mo. Holy Spirit yun. Amen? At never siya mag-condemn, kundi convict ka lang niya, balik ka lang. Hindi ka ng tawad ulit, ayusin mo lang. Amen? Ituwid mo yung sarili mo sa Lord. Mahal ka ng Diyos. May biyaya yung Lord sa iyo. Amen? That's the Holy Spirit. Mahal ka niya. Amen? Kaya tingnan niyo po, yan lang ito. No, nag-pray yung mga disciples, sino lang naka-receive ng Holy Spirit? Sino lang naka-receive ng power? Yung nag-pray. Yung nag-pray. Yung 120, if I'm not mistaken, 120, 100, no? Na nagpe-pray doon sa ibabaw. Hello po. Andiyan po mga kapatid. After that, they received the Holy Spirit. Why? Because they are present. They are prepared. They are participating. Amen. Tignan mo katabi mo. Present, prepared, participating. Amen. Ibig sabihin nun, one word, fellowship. Sabi sa tabi mo, fellowship tayo, ha? Fellowship. Mamaya po, fellowship tayo, right? Okay. Kaya yung mga disciples, alam niyo po, pag-preach ni Peter, grabe, ilan ang na-convert? Preaching ni Peter, takot. Di ba yung tatlong beses na tinatwa si Lord, nagtago siya, di ba? Tambo ba? Takot. Pero pag-preach ni Peter, ilan ang na-convert? Ilan ang nag-born again? 3,000! Second preaching ni Peter, ilan na sila? 5,000! Dalawang preaching, why? Because there is power, courage. That great faith to proclaim Jesus sa mga tao. Amen? Kaya pang ganda, no? Sana po sa Pasko, huwag tayong maging masaya dun sa balot ng Pasko. Dun sa regalo, ang tunay na regalo sa Jesus. Huwag tayong maging masaya sa balot, dun sa mga party, dun sa mga masayang mga gathering, sa pagkain. Yung regalo, bakit pinadala sa Jesus? Para iligtas ka, iligtas ako, iligtas yung mundong ito. Huwag dating aalisin yung very purpose bakit may regalo ang Diyos sa atin para magligtas. Amen. Gamitin natin yung power natin ngayong Christmas. Itong kapanahon na to na tayo magkakasama ng pamilya. Gamitin natin yung authority natin. Gamitin natin yung resources natin to be a blessing. Are you listening, mga kapatid? Huwag tayong maging masaya sa balot-balot lang yun. Tama? Yung tunay na dahilan, yung regalo sa Jesus. Amen. Kaya po yung disciples, alam niyo po, nung sinasaway na sila, tumigil na kayong mag-preach. Ano sabi nila? We rather
disobey, no? Sabi, we rather obey God than obey men. Bakit? They have that power. Eh, listen na yung mga kapatid. Number three, purpose. It is for God's glory. It is for God's glory. When we pray kasi, gusto ng Lord ipakita, na it's not your glory, my glory. No, no glory. For yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Kaya pala yun ang laman ng prayer. Bakit? God wants to us na ano, to humble down. Lahat ng talento, lahat ng achievements mo, lahat ng meron ka, lahat na nangyari sa buhay mo, tagumpay man yan, failure, all for the glory of God. Are you listening, mga kapatid? Kaya pala merong verse, yung Romans 8:28, that all things work together for good. Because ang gusto ng Lord palagi, yung glory niya, yung maibigay. Amen? Kaya pala kahit may failure tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon to humble down and still give Him glory. Amen? No. Alam niyo po, bakit natin kailangan to? Kasi 2024 po, yung theme natin is Great Harvest. Amen? Ano yung theme natin? Great Harvest. Sino rito excited sa 2024? Great Harvest. Kaya 2023, ito man yung season na naghirap ka, nagdungkal ka ng lupa. No? Ito yung naghayuma ka ng mga no, yung ano ba yun? De, nag, ano yun? Nag, ano ng damo, nagtanggal ng damo. Mahirap po yan, totoo lang. Nagtanggal ka ng mga bato, finlatin mo, talagang inararo mo, pinaredy mo yung lupa. At ito yung time nagtanim ka, wala ka pang ani ngayon. Pero I believe 2024 will be a great harvest sa buhay ng katabi mo. Amen? Parang hindi masaya yung katabi mo, parang hindi excited yung katabi mo. Ama, 2024 will be a great harvest for us. Yeah. Pero 2023, nagtanim tayo niyan in the past years, no po. Pero alam niyo po, mangyayari lang yung great harvest by God's great power, by people who have great obedience. Amen? By people who are powerful harvesters. Amen? Great harvest requires powerful harvesters. So narito gusto mo yung great harvest mangyari talaga. Balik tayo sa Panginoon. Balik ka sa prayer mo. Balik ka sa prayer. Connect your life again. Sabi sa atin mo, kita-kita tayo sa morning prayer bukas. Amen? Kita-kita tayo sa morning prayer. Zoom lang po yan. Morning prayer. 5 a.m. po tayo every Monday. Tuesday po, 5:30. Global, international po yun. No? With our international family, no po? And bakit po sinabi glory? When you say glory, it's the ability of us from God that we are good at. Saan ka ba magaling? Tama? Iba-iba po tayo dyan. Tama? Maaring si Pastor, meron kang galing na hindi ko galing. At meron naman akong galing na hindi mo galing. O kaya, each and every one of us, magaling sa ganitong area, magaling sa ganitong area. Tama? Iba-iba po tayo yan. Yan yung glory. Pero alam niyo po, lahat nung meron po tayo. Marami pong interpretation yan, pero ito po yung, no, I'd like to ask to see. Simply lang yung glory. Ito yung magaling ka sa lugar na yon. Okay. Kaya lang, ang nakakalungkot po, yung galing natin, minsan, nagiging yabang. Totoo po ba yun? Yung area ng galing natin, nagiging yabang. Ay, ang galing ko. Ako kaya gumawa niyan. Ako kaya ang kumilos dyan. Ito matindi, no? Yung galing natin, kasi maganda magamit sa Lord. Sino rito po ang galing sa video? Okay. Dyan, 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 dyan. Yeah? 75. Di ba, no? Okay. Pero yung, baka may magagaling naman dyan kumawit. Tama? We're looking for worshipers. O magaling kang tumugtog. Baka naman. Tama? Magaling kang tumugtog. Bihasa ka dyan. Or may alam ka. Tama? Or even sa tech team natin.
We're looking for people na talagang magaling sa IT works, computer. Tama, baka pwede tayo maka-impart doon sa ganung area. Oh, magaling ka ano? Ah, magaling ka sa ano, pwede ka sa marshal natin. Magaling ka doon sa mga, di ba? Parang surveillance, something like that. Pwede ka sa marshal. Tama ba? Right? Oh, sa ano, pastor, ang alam ko lang, malakas ako, edi doon ka sa baklas kabit. Di ba? O kaya, yung upuan natin, yung pa lang naman yung ating baklas kabit. Sa susunod, marami na tayong ganyan. Amen? Ano? Oh, pastor, magaling ako mag-ayos. Di sa production natin. Tama? Sino ito na ang ganda nung ano natin, di ba? Palakpan natin ang Lord dun sa ano, yung nag-ready niyan. Diba? Okay. Sama kayo yung anak ko. Actually, di ba? Galing, galing, di ba? Pero tingnan niyo po, ano'y meron ka? Ano'y galing na meron ka? Do you really give God the glory with what you have? Tama? Oh, magaling kang magturo. Di ba? Pero ang nakakalungkot po, the sad thing, meron tayong galing, but minsan yung galing nagiging yabang. Ano po nagiging yabang? Kung ako, umalis ako sa church na yan, nako. Kung umalis ako sa cell group na yan, nako, yung cell leader ko, nga. Really? Is that really the reason bakit ka binigyan ni Lord ng talent? Diyan po ba kayo, mga kapatid? Hey, listening. Alam niyo po, every time that we pray, pinapababa tayo ng Panginoon. Amen? He makes us humble. Prayer makes us humble. Prayer converts our heart, changes our heart to be like Jesus Christ. Amen? Na daw siya ay Diyos, hindi niya piniling po ka Diyos. Pinili niya maging Aba, dumating dito sa atin bilang isang alipin, pinanganak sa sabsaban, sumakay sa bisirong asno. Kasi yung bisirong asno, symbol din yon, yung wala pang pinapasang pamatok, yung pwedeng magpasan sa Lord. Amen? Walang yabang, handang yumuko para isakay si Jesus. Amen? Minsan kasi para hindi makasakay si Lord. Kasi minsan may yabang pa tayo. Sa likod ng galing, minsan merong yabang. Kaya po, sabi sa katabi mo, see you sa morning prayer. Alam niyo po, may share ako na sa close, no? Yung story po ng dalawang pato tsaka isang... Alam niyo yun? Yung story ng dalawang pato tsaka isang pagong? Alam niyo yun? Merong magkaibigan na dalawang pato tsaka isang pagong, tapos nakalive sila sa isang pan. Alam niyo yung pan sa Tagalog? Ano po yung pan sa Tagalog? Yun na yun. Okay. Diba? Diba? Tapos, di ang saya-saya nila, tapos meron silang hashtag. Kasi talagang super close sila. Ano ang hashtag nila? Walang iwanan. Amen? Diba? Best friend, BFF sila, di ba? Walang iwanan. Kaya lang, dumating yung time na tuyo yung pan. So, syempre, of course, kung tuyo yung pan, they need to transfer out. Lipat sila. Sabi nung nag-usap yung dalawang pato, sabi niya, pare, tuyo na yung pan. Eh kasi, di ba, doon sila nag-spend, di ba? Sabi nung pato, nung dalawang pato, pare, paano si Pagong? Iwan natin? Wag, walang iwanan. Paano gagawin natin? O sige, ganito ha, kuha ka ng stick, tapos yung stick, hawakan mo yung kabila, hawakan ko yung kabila, tapos lilipad tayo doon sa kabilang pan. No, kasi minakita nila yung kabilang pan, nakakalipad sila, di ba? Sabi niya, okay, sige, tapos, paano? E di si, ano, kakagat. Kakagat na lang si Pagong. Okay? Okay, gandang idea yan. Okay, sige, sabihin natin si Pagong. Pagong, tuyo na yung pan, punta tayo doon sa kabilang pan. May nakita kami. Doon sa kabilang pan, ganito gagawin natin. Okay? Hawak niya yung stick, hawak yung stick. Kakagat ka lang, ha? Huwag kang bibitaw.
Okay, syempre, pag bumitaw si Pagong, ano mangyari? Hulog. Paktay. Tama. No? Kaya, di, lipad, lipad, lipad. Kasi, di, sige, copy ka, ha? Oh, lipad sila, lipad sila. Di kalayuan. Nakita sila nung farmer, nung may-ari, yung may-ari nung farm na, na ano nila. Tuwang-tuwang palakpak. Ang galing, 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 galing nila. Ang galing nyo, ang galing nyo. Tuwang-tuwa yung may-ari. Ang galing nyo. Paano nyo naisip yan? Sino nakaisip yan? Ang galing ninyo, ang galing ninyo. Sumugot si Pagong, ako po! Ano nangyari kay Pagong? Nalaglag. Sino nakaisip? Siya ba? Who wants to take the glory? Amen? And the rest is history. Totoo po ba lahat ng meron tayo mula sa Panginoon, hindi sa atin? Hindi sa atin? Totoo po ba lahat ng meron tayo sa Panginoon, hindi sa atin? At totoo po ba, God wants us, according to this prayer, He wants us to give Him all the glory. Walang tayo. Amen? No name, no glory. Sabi sa tabi mo, no name, no glory. Kaya gusto ng Lord mag-pray tayo. Kaya tinuro niya sa disciple niya yung prayer na to. Pag simula, Our Father, what in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Nagsimula na kay Lord. Tapos may part ng tao. Pero pagdating pa rin sa dulo, sabi ng Lord, for yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory. Amen? Sabi ng gusto ng Lord, simula mo hanggang katapusan mo sa kaharian niya, sa kapangyarihan niya, at sa kadakilaan niya. And all God's people say, Amen. Amen. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Sabi, Our Father. Pwede ba natin ipag-pray to from the heart? Our Father. Doon pa lang ang linaw na walang ibang pangalan kang tatawagin. Tatay lang. Ama sa langit. In Jesus' name, of course. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts. As we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. From evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. And all God's people say, Amen. Amen. Wow, yung Diyos na hari ng lahari, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, yung Diyos na may all authority, all power, yung Diyos na lahat ng glory gusto niya, talaga sa Kanya lang. Alam niyo po, dumating siya. And He was prophesied according to Isaiah 7:14. Di ko alam kung nandyan po, pero tingnan niyo po, if you have your Bibles, Isaiah 7:14, I'll use the Amplified Version. Ano pong sabi raw pag dumating yung tagapagligtas? Ito po ay pagpapaalala sa atin that 2,000 years ago, yung Pasko, ito po yon. Ano sabi? Therefore, it's a conclusion. It's a conclusion verse. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin, no, listen, sabi rito sa version sa akin, listen carefully. Sabi sa tabi mo, makinig kang mabuti. Sabi sa tabi mo, makinig kang mabuti. Sabi sa tabi mo, pakinggan mo to. The virgin will conceive and give birth to a son. Wow, ang pinipili talaga ng Lord, asno, wala pang
Batang asno, wala pang trabaho yun, wala pang pamatok yun. Virgin. Sabi, will conceive and give birth to a son, and she will call his name Emmanuel. Alam niyo po, open and close parenthesis dito sa version. Ano yung sabihin ng Emmanuel? God with us. Ano yung sabihin nun? God with us. Ano yung sabihin ng Emmanuel? God with us. Sabi sa tabi mo, God with you. God with you. Amen? Ano yung sabihin ng Emmanuel? God with us. Alam niyo po, napakagandang pangako nito. Ang Biblia po, hindi nangako na walang problema. Hindi nangako ang Lord, walang problema. Hindi nangako ang Lord, walang hira. Hindi nangako ang Lord, walang persecution. Bagus, may persecution pa nga. Pag-believer ka niya. Pero meron siyang katangi-tanging pangako. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan mo, He is the Emmanuel, God with you. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. May karamdaman, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan, kapatid. Merong mang trouble, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. May kakulangan man, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. May mga nangyari man sa group mo, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. May problema man sa pamilya mo, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Dahil mahal na mahal kanya. Mahal na mahal kanya. Mahal na mahal kanya. Can we all stand up and pray? Tayo po tayong lahat as we worship the Lord. Sa oras na ito, pwede ba natin gawin ito, pagpapasalamat natin sa Lord? Yeah, habang nakatayo po, nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, nakataas yung kanang kamay tungo sa langit, at yung kaliwang kamay nakalagay sa iyong puso. Again, right now, declare that prayer by heart. And join with me. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And do not bring us to the temptation. And deliver us from evil. For yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. 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 Amen.